Si Speaker Martin Romualdez, sa paniniwala ko, ang isa sa pinaka-effective at efficient na naging speaker sa kasaysayan po ng House of Representatives. Sa kabila nito, siya po ay isa sa mga most hated ng mga didishits. Bakit po nangyayari yan? Simple, katulad po ng inyong pong obserbasyon, nagiging threat ngayon itong si Speaker Martin Romualdez dahil sa kanyang kasipagan at sa kanyang mula sa pagiging unpopular, nagiging popular na po siya. At maaari ngayong talunin nito si Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Kaya ngayon pa lamang, sinisira na nila kasama po ng pamilya Duterte. At hindi naman maikakaila na itong vice presidente po natin, napaka-plastic po nito. Sapagkat, kunyari, ngumingiti sa'yo, pero iba po ang nasa loob ng isipan nito. Napatunayan na po natin ito sa napakaraming pagkakataon. At kahapon, mukhang inulit niya na naman ito doon po sa kanyang kakapalan ng mukha na magpakita pa sa departure ceremony ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga tol, sa aking pananaw, wala na sigurong kakapal ang mukha sa ngayon na taong gobyerno dito kay Sara Duterte. Kasi bakit? Ang pamilya niya mismo sinisira si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pamilya niya mismo sinisira si Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang mga bobo, tanga, siraulo, tambaluslos at mga masokistang didishits na sumusuporta sa kanila, sinisira si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. Yet, nagagawa niya pang magpakita at makipagplastikan sa harapan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya makatwiran lamang yung ginawa ng ating unang ginang na ang ganitong uri ng plastic na tao ay hindi na po dapat pansinin at hindi na po dapat kausapin. Sa balita na ating pong re-reaksyonan sa oras na ito, panoorin po ninyo mga tol. Nakangiting nagkamayan si Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng tensyon nila sa politika. Sa video, makikita ang isa-isang kinamayan ng bise. Hindi naman tayo tanga. Para ito'y kaplastikan lamang. Oh, parang naiilang nga sa kanya si Speaker Martin Romualdez kasi makatwiran itong si Speaker Martin Romualdez eh. Pero dahil si Sara Duterte mismo at ng mga supporter niya ang gumagawa ng dahilan para magalit ang mga tao dito kay Speaker Martin Romualdez sa kanilang mga paninira, eh, hindi ka ba maiilang sa ganoong pagkakataon? Tingnan nyo ngayon yung aura ni Speaker Martin Romualdez, higit sa lahat. Tingnan ninyo ang actions dito nitong si Sara Duterte. Opisyal ng gobyerno, nagkataong katapat niya noon si Romualdez. Nagkamayan sila saka umalis si VP. Pero imo, kinamayan mo lamang ang ganda ng ngiti nitong si Speaker Martin Romualdez sa kanya. Antimano, pagkakamay niya, parang wala lang. Gagawin mo ba yan sa ika-apat ang pinakamataas sa posisyon sa gobyerno kung ikaw talaga, honestly, gusto mo yung taong kinakamayan mo? Baka plastikan yung ginawa niya ni Sara Duterte. Pisara at kinamayan ang iba pang opisyal. Diba? Nangyari yan kanina sa Depart. Sinika pa ni Speaker Martin Romualdez na harapin siya. Mula sa pagkamay niya, inalikuran niya si Speaker Martin Romualdez, pumihit si Speaker Martin Romualdez, hoping na baka sakali, magkaroon man lang sila ng a little bit of conversation. Ano? Pero, wala eh. Alam naman natin kung ano yung mga sumunod na tagpo dyan. Partial ceremony ni Pangulong Bongbong Marcos sa Villamore Air Base sa Pasay. Pumunta na siya Germany, si PBBM. Doon sa kanyang upuan. At doon, siyempre, makakatabi niya ang ating unang ginang. Nasimula sa pag-upo ng ating unang ginang hanggang sa matapos ang pananalita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya pinansin hanggang sa sumakay ito sa eroplano. Hindi siya pinansin. Karapat dapat ba ang ginawa ng ating unang ginang? Karapat dapat ito para sa aking pananaw. Sapagkat ang pamilya nitong si Sara Duterte at ang mga supporter nito, winawalang hiya si Pangulong Bongbong Marcos kasama ng ating unang ginang. Tapos itong miyembro ng gabinete na ito, sekretary ng Department of Education, wala man lang may isang salita
para ipagtanggol ang ating Pangulo. Samantala, lately, nagsalita siya para ipagtanggol itong si Apollo Quiboloy. Kung talagang sinusuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos, kahit paano naman magsasalita ito sa kanyang mga followers, no, hanggat maaari, huwag niyo namang tirahin itong si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat sinusuportahan ko ito. Pero hindi niya kailanman ginawa yon at hindi, tingin ko, gagawin ni Sara Duterte sa mga susunod pang panahon. Malaki po ang ambisyon nito. Huwag tayong maniwala na walang ambisyon po itong maging Pangulo. Napakalaki po ng ambisyon niyan para maging Pangulo. At huwag tayong magpapabola sa mga Duterte. Bagkos, ituon po natin ang ating pansin dito po sa ating magaling na si Speaker Martin Romualdez. Sabi nila, bayaran daw ako ni Tambaluslos. Hindi ako bayaran ni Sara Duterte. Kasi ang kilala kong Tambaluslos, si Sara Duterte. At hindi ako bayaran ni Speaker Martin Romualdez. I have never met itong speaker natin. Hindi ko pa po ito nakikita. Ha? Hindi ko po nakakausap. At hindi ko pa po nawi-witness personally ang kanyang mga ginagawa. Pero ako po ay hindi bulag at bingi. Pasensya na po sa mga PWD natin. Pero hindi po ako bulag na hindi nakakakita. Hindi po ako bingi na hindi nakakarinig. Sa mga mabubuting ginagawa po ng ating speaker na si Martin Romualdez na nagsusumikap para po mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino at ng bansa po natin. Kasama po siya, katuwang po siya ng ating Pangulo para iangat ang antas ng ating ekonomiya at ang antas ng pamumuhay ng ating mga kapwa Pilipino. Sa video po na ating pong re-reaksyonan, makikita niyo po rito ang mga ginagawa po ng ating speaker. Parte po ito ng pagnanais ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ilapit ang serbisyo publiko para sa ating mga kababayang Pilipino. Sa Facebook page po nitong si Martin Romualdez, 14 hours ago, pinost po ang mga sumusunod. Basahin ko po. Sama-sama at tulong-tulong ang lahat sa pamahalaan para matulungan ang lahat ng Pilipino sa isang bagong Pilipinas. Kaya naman sa patuloy namin na paghahatid at paglalapit ng serbisyo at ayuda ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan sa lahat ng sulok ng ating bansa, asahan po ninyo na walang maiiwan at lahat ng Pilipino ay makikinabang. Mabuhay ang bagong Oriental Mindoro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ngayon, nagtataka ako bakit ang mga D-Digits galit sa ginagawa na ito ng ating butihing speaker. Panoorin po natin ito, mga tol. Simula nang inumpisahan ni ating ilinibot ang serbisyo fare sa iba't ibang mga probinsya, nakita natin na malayo ang marating kung anong ang gobyernong taong bayan ay nagtutulungan. Tuloy tayong mag-iikot at maghatid ng tulong. Galit na galit kayo dito kay Speaker Martin Romualdez, pero libo-libong mga Pilipino ang natutulungan ng kasalukuyang gobyerno dahil meron po tayong masipag na speaker na tumutulong sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi ninyo yan ma-appreciate, mga D-Digits? Tapos, proud na proud kayo doon sa itinuturing yung top performing secretary. Pero sa katotohanan, nasaan ang significant achievements ng Department of Education? Nasaan ang achievements ng Office of the Vice President? Wala man lang kayong mailatag. Puro kayong paninira sa kasalukuyang gobyerno. Pagbanggit sa bigas, pulboron at kung ano-ano pa. Pero yung pagsusulong kung meron bang ginagawa ang inyong mga boss, wala naman kayong mailatag. Saan? Ilatag nyo nga sa amin ngayon kung ano ang significant accomplishments ng Department of Education, particular din ng Office of the Vice President. Wala kayong mailalatag sa amin sapagkat walang maayos na ginagawa ang Secretary of Education sa kasalukuyan. Siguro I should say, walang epektibo. Kasi nagtatrabaho naman yung kanyang mga undersecretary at assistant secretary. Eh, napaka-unfair naman yon sa mga working dyan sa Department of Education. But to be more particular, dito kay
kay Secretary Sara Duterte, wala. Wala tayong makita na significant achievements or accomplishment ng Department of Education. Now, ito, nakikita ninyo significant accomplishment ng kasalukuyang gobyerno, Marcos administrations, under the collaborations of the leadership diyan po sa House of Representatives through Speaker Martin Romualdez. Hindi nyo ito makita at tapos galit na galit kayo rito. Bakit kayo galit na galit? Kasi napapalapit sa taong bayan ang tao na si Speaker Martin Romualdez. Napapalapit sa kanya, napapalapit sa puso ng mga tao ang kanyang mga ginagawa sa kasalukuyan. At hindi nila ito makakalimutan marahil. At ngayon, nagiging threat po sa inyo yan para sa pangarap ninyo na maging pangulo si Sara Duterte. Akala nyo naman magtatagumpay kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Itaga nyo yan sa bato, hindi magiging pangulo si Sara Duterte. Hindi yan magiging pangulo. Bakit natin sinasabi yan? Alam niyo ang Duterte naging pangulo lamang yan sa tulong ng mga loyalista. Kung hindi dahil sa mga loyalista, hindi magiging pangulo si Rodrigo Duterte. Hindi mananalo yan sa mga kalaban niya sa politika that time. Tinulungan lamang siya ng mga loyalista. At ngayon, kaya naging vice presidente itong si Sara Duterte dahil tinulungan ng mga PBBM supporters at mga loyalista. Alam niyo kung gaano kayo karami mga DD sheets? Kakaunti lang kayo kasi kami bumoto kay Harry Roque. Pero hindi pa rin nanalo si Harry Roque. Di ibig sabihin kahit meron na palang bumoto na mga PBBM supporter kay Harry Roque plus yung bilang ninyong mga DD sheets, hindi pa rin naging sapat para manalo siya. Ganyan lamang kayo kakaunti. Kaya nakakuha ng 32 million votes itong si Sara Duterte dahil yon sa aming mga PBBM supporter at mga loyalista. Hindi dahil sa inyong mga DD sheets. At paghatid ng tulong hanggang sa marating ang bawat sulok ng Pilipinas. Nakikita nyo yan? Milyong-milyong tulong ang naidadala sa ating mga kababayang Pilipino. Tapos hindi nyo ma-appreciate? Bakit? Kasi yung mga puso ninyo balot ng galit katulad ng mga boss nyo na walang gawin kung hindi inculcate sa harapan ng tao ang galit. Naalala ko lamang yung pahayag ng boss nyo na si Rodrigo Duterte. Akalain mo, sabihin ba naman ni Rodrigo Duterte ang mga katagang ito, mga tol? Ipakita ko lamang po sa inyo. Ito, alam niyo hindi matino na isang tao ang magsasalita ng ganito. Kahit biro, hindi po katinuan ang salitang ganito. Tapos palakpakan pa yung mga nanonood sa kanya. Tuwang-tuwa pa sa pinaggagawa at pinagsasasabi nitong si Rodrigo Duterte. Mantakin ninyo mga tol, sabihin ba naman gamitin pa ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus? Ito, nagmula talaga sa kanyang bibig ito. Sa pahayag nitong si Rodrigo Duterte, palakpakan yung mga DD sheets. Quote and quote tayo, sabi ni Jesus Christ, magmura ka nang magmura para matauhan ang mga gago na yan. Pahayag ni Rodrigo Duterte yan, tapos palakpakan kayo. Ganyang uri ng tao ang sinusuportahan ninyo. Kaya ganyang uri din kayo ng tao. Malayong malayo dito sa minamahal ng mga matitinong tao. Si Speaker Martin Romualdez, saan ang negatibong aspeto ng kanyang buhay? Puro lang kayo tambaluslos kasi nadinig ninyo doon sa pinupuon yung si Sara Duterte. Pero sa totoo lamang, ang ibig sabihin ng tambaluslos, ambisyoso. Ang tanong, ambisyoso ba si Speaker Martin Romualdez? Hindi. Pero ang tanong, ambisyosa ba si Sara Duterte? Oo ang sagot. Napakaaga pa lamang para mag-ambisyon sa presidente, hindi mapigil. Naknang teting na yan. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakaganito ngayon. Yung pagiging ambisyoso ninyo na sa maagang panahon, agawin ang panunungkulan sa ating Pangulong Bongbong Marcos at iupo ang tunay na tambaluslos na si Sara Duterte. Tuloy natin panoorin ang video na ito, mga tol. Lumas po ako nagpapasalamat sa Pangulong Marcos dahil sa biyaya po ng tanggap na din sa galing po sa kanila
At pangalawa po kay Mr. Maldes na siya speaker natin na siyang nag-agapay ni Pangulo. Hindi nyo ba nakikita yung mga yan? Ha? Tulong para sa ating mga kababayang Pilipino at inilapit ito ng gobyerno. Sila po ang nilapitan ng ating gobyerno. Pero hindi nyo ma-appreciate kasi mga tambaluslos nga kayo eh. Mga ambisyoso at ambisyosa kayo. Ang aga-aga pa ng panahon, pinupolitika nyo na kagad ang kasalukuyang gobyerno. Instead na suportahan ninyo ang kasalukuyang gobyerno, ano ginagawa ninyo? Sinisiraan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos para hoping kayo na matanggal ito sa pwesto at maiupo nyo sa napakaagang panahon ang tambaluslos na si Sara Duterte. Sa ating programa. Pinangako ko po itong Bangko Pilipinas Servisyo Fair ay mananatiling nakatutok at pagpapalapit ng servisyo at ayuda sa bawat Pilipino. Tayo ay maging 1.2 billion pesos total worth of government assistance. Yan po yung napala ng ating mga kababayang Pilipino. Tapos kayo, wala kayong ginawa kung hindi siraan ng siraan ang naglilingkod sa bayan ng maayos. Tingnan nyo nga yung pinoponin nyo kung ano ginagawa sa kasalukuyan. Walang ginawa kung hindi manira sa kasalukuyang gobyerno. Tapos palakpakan pa kayo. Nasaan talaga mga utak ninyo? Nasa talampakan ba, mga didisits? Bagong Pilipino, at sabay-sabay nating yakapin ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Oriental Mindoro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Hindi nyo matanggap na merong magaling na speaker, hindi nyo matanggap na merong minamahal na speaker ng mas maraming mga Pilipino. Kayo lang naman ang galit kay speaker. Even ang mga dilaw, hindi siya kinagagalitan ngayon. Nagiging makatwiran sila sa kanilang pag-criticize sa pamamaraan ng pamamahala ng kasalukuyang gobyerno. Pero dahil nga mga utak, BTSTM kayo, eh wala na kaming magagawa dyan. At dahil dyan, syempre, ang pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos magpapatuloy pa rin. Pero kayo, magpapatuloy pa rin kayo sa inyong mga pagiging ampalaya. Maraming maraming salamat sa mga nag-send po ng super sticker kay DJ Byron Music and Topic TV and Aquabiz. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo nag-graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako ditong nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.